naman akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan na kinakausap ni Kalingap Val Santos Matubang ang lolo ni Ate Erica na si Lolo Miguel. Kinakausap niya nga ito dahil kinakamusta niya ang pamumuhay ni Lolo Miguel simula iniwan sila ni Ate Erica. Gusto rin malaman nila Kalingap Val Santos Matubang ang latest update sa pamumuhay nila Ate Erica at ng kanyang mama. Gusto natin ano, maging maayos kayo. Kasi sa pamilya lang naman kayo eh. So gusto namin maayos, di namin na, ayaw namin nagayaan na ano kayo. Gusto nga po namin maayos kami. Kaya naman ay sila mang nagdadawalag sa amin. At sabi na kayang-kaya lang ang buhay nila. Kaya ba ganun yung ina? Kaya sa inyo yun. Kaya mga hiwalay sa amin. Hindi nyo kami kailangan. Eh, sa kayo. Ang sabili kayo. Si sila may ang ano dyan? Si sila may? Ang utak? Yun ang nagbuka naman niya sa ina. Ng, ano, nagsusulsul. Yan ang sabihin mo, ganyan-ganyan. Bakit sila ano, nag-akit doon sa parang live stream mata yun? Umakit ba siya doon? At tapos nagpaparasumbong ganyan-ganyan? Awang ko po nun. Dami pala ako. Damay ka ba? Wala akong sinabing masama sa inyo. Basta ako natabang lang, natulong lang. Kaya Kuya Bay. Ikaw ba gana ko yung tunagayaan? Kumusta na, Lolo Migs? Sabi mo, okay lang. Tapos sabi ko, kumusta na sila, Erica? Kala ko ano yung tama? Kala ko Kuya Bay, ano na? Silensyo na, wala na baga. Ang palayin ako ng kabila. Meron na susulay. Tapos kaaway na si Tunyakaw nila. Kaaway na si Tunyakaw, hindi na sila magkagayaan. Ganun. Nakagawa na ko ng kabas-kabas. Eh, lahat naman talaga po nung lumalabas sa social media picture ni Erica, ay totoo. Tapos, ayaw niyang ma-issue siya. Silang gumagawa, ano? Gumagawa naman. Tulad yan, no? yung nanay nagsalita, di siyempre, mahaba naman yung kwento. Alam mo naman ang kuya ko, hindi naman sasabi na sa taong. Kaya nga. Kaya nang wala doon siyang pera sa bangko, ay bago sila binitawan ni Jun A, binangkuhan niyan si Erica ng pera, tapos pinakailan nila wala doon siyang bangko. Ibig sabihin, si Jun A, wala na ngayon sa kanila? Wala na po. Kasi sabi po ni Jun A, yung binigay sa kanilang pera ay tama na yun, hindi na niya dadagdagan. Kaya po sila lumalabas na naman sa social media at wala na si Sir Jun A. Tapos, yung tunyakaw pa, yung ilabas, galit, wala na rin sila? Wala na rin po. Kasi gato po kasi Kuya Bal yun si Sir Jun A. Sa pag-interview ni Kalingap Val Santos Matubang sa lolo ni Ate Erica na si Lolo Miguel, ay natuklasan nga ni Kalingap Val Santos Matubang na gusto daw palang ipakulong nila Ate Erica sila Lolo Miguel dahil sa mga statement o sa mga interview na nilabas ni Kalingap Val Santos Matubang. Sinabi naman ni Kalingap Val Santos Matubang na kung gusto nilang umabot sa demandahan ay dapat sa legal na paraan at huwag gumawa ng anumang mga kalokohan. Nausap yan si Erica. Pababahay, ang narinig ko lang po. Pababahayan ko kayo, pero sa isang kondisyon, huwag na kayong lalabas sa social media. Ah, yun ang kondisyon pala. Hindi tinupad. Kaya baga po hindi sila na nagpapakita. Ngayon, wala na si Sir Jun A, kaya wala na po, nagpapakita na naman si Sir Jun A. Nakalungkot naman kasi una-una isa ang dugo ninyo tapos siyempre ikaw ang tatay, ikaw pang ipapatulo po. Kasi wala ako ng ipapatulo po. Tama ka daw po yan. Tama tayo, marami kayo. Sabi ko kay Marilyn. Basta libre pagkain tsaka pumasahay, masama ako. Sabi ko kay Marilyn, basta Marilyn, bigyan mo ako ng pagkain doon. Hindi mo si Tulpo home or ano. Dapat yan, kung gustong i-demanda sa formal.
Diba? Barabas pa yung mga hukom. Di man yan hukom, di man yan government agency na hahatulan ka ng ganito. Siyempre, yung usapan, hindi magagad-agad yan na ito paniniwalaan nila. Bawat panig, makikinig yun. Para ako sa radyo, pag may lumapit na may problema, oh, ano ba yung problema? Bawat panig, pag-uusapan kung sino ang mali, sino ang tama. Ganun po yan, may kagad-agad na sila ang paniniwalaan sa kanilang mga sinasabi. Madami silang tinatawag kaya pa'y matao. Madami dapat din silang salita, ano? So, no, sabi sila last year, kailangan pa, wala daw binigay kay King ko. Kaya na rin Kuya Baloa kapag sabi, kung kami talaga yung nagsisipan. Ang amin lang talaga, namin lang naman namin. Hanggang yung, ano, yung inyong katbaga ni Gina, yung, ano, yung... Karabao. Half million, yung Karabao. Kaya ko, yung mga na, natin, ay, napadamay, nagawa nga pa binigay, tapos nakawawal at binigay. Bakit na binabanggit yung ngayon? Tapos, Kambabao. Yung nasa Manila daw siya, siya natulong dito sa inyo. Kambabao. Sira na ang ulo nun. Wala natulong dito? Sabi kayo, bigay po sila. Gawa yung may anak, yung anak niya. Magkano ba yung buwan? 1,000, ganyan. 1,000 lang. At itong anak mo sa iyo, anak niya na dito. Pila baga pong high school. Niyaga, kulang yung 1,000. Ramdam na ramdam nga ang sama ng loob ni Lolo Miguel ang na-interview siya ni Kalinga Val Santos Matubang dahil hanggang ngayon daw ay kung ano-ano ang pinagsasabi nila Ate Erica ng kanyang ate laban sa kanilang lolo na nagpalaki sa kanila. Sabi nga ni Lolo Miguel ay lumalabas talaga na walang utang na loob ito si Ate Erica at ang kanyang ate dahil parang wala daw nagawa ang lolo nila para sa kanila para lapastanganin nila at siraan nila at sabihan na masasamang salita. Ganun po yan, may kagad-agad na sila ang paniniwalaan sa kanilang mga sinasabi. Madami nilang tinatamay kuya pa'y matao. Madami sila. Dapat din silang salita, ano? So, no, sabi sila last year, kailangan pa, wala daw binigay kay King ko. Kaya na rin Kuya Baloa kapag sabi, kung kami talaga yung amin lang talaga, namin lang talaga. Hanggang yung, ano, yung inyong katbaga ni Gina, yung, ano, yung Karabao. Half million, yung Karabao. Kaya ko, yung bagay mo natin, ay, napadamay, nagawa nga at pabinigay, tapos nakawawal at pabinigay. Bakit na binabanggit yung ngayon? Tapos, Kambabao. Yung nasa Manila daw siya, siya natulong dito sa inyo. Kambabao. Sira na ang ulo nun. Wala natulong dito? Sabi kayo, bigay po sila. Gawa yung may anak, yung anak niya. Magkano bigay ibang buwan? 1,000, ganyan. 1,000 lang. At itong anak mo sa iyo, anak niya na dito. Pila baga pong high school. Niyaga, kulang yung 1,000. Kulang nga yun. Hindi niya naintindihan yung anak niya nang malulong sa... Nung kasama mga barkadang mga tumboy, sino nagdala sa ospital? Ako. Pauyan na rin yan. Nagkarabotin na ginawa rin lulo niya doon. Dapat di sila magsalita kontra sa inyo kasi una-una, kayo man ang ano niya, nagpalaki. Wala nga pong mga utang na loob o nangyayari. Parang limot sila sa pamilya nila. Na parang yung lulo niya, wala nagawa sa kanila. Kinuro niya yung ibang tao. Madali. Paano niya naman Kuya Bal, may kakaila yung mga pictures niya kumakalit. Ibahay niya, kwarto niya. Ano naman ito makukuha yun? Ay, totoo naman talaga siya mahilig sa tumboy. Diba? Kaya nga ni. Hindi sa inyo nagsimula yung kwento. Kung wala siyang ginagawa na ito. Kaya nasabi na nadudurog sila. Nakasalanan din po sila. Siya rin may gawa, basta sila nadudurog. Tulad ngayon, siyempre, ikukontin sila tungkol sa mga sinasabi nila. Na gayaan, di ba? Tungkol sa inyo. Dapat ang maganda, manahimik sila para walang ikontent. Hindi pag-uusapan. Gumagawa na naman sila na. Ipasala-sala. Sala-sala ba tatama nga yung mga... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinakainaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!